Student nurse TikToker inulan ng batikos matapos i-content ang flatline ng isang pasyente. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Nag-viral si Juliana Villafuerte, isang Filipino content creator at student nurse, at humarap sa mga pambabatikos online dahil sa pagkuha ng sensitibong video sa isang ospital. Inulan ng masasakit na komento ang estudyante dahil sa pag-upload ng video na tila nakita ng marami na nakakainis at inappropriate. Kasama sa vlog ang isang segment kung saan nagpapakita si Villafuerte ng clip na may text na isang pasyenteng naka-flatline. Bagamat hindi niya ibinunyag ang pangalan o mukha ng pasyente, maraming tao ang nadama na ito ay masyadong personal at walang respeto. In the video, maririnig si Villafuerte na tinatalakay ang life's fleeting nature. Anya, ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente ay pumunta sa EC na umiiyak at iyon ang nangyari sa akin, kung gaano kaikli ang buhay. Gayunpaman, maraming netizens ang nagalit sa kanyang pagbahagi ang sandaling ito. Kasama rin sa video ang pag-iyak ni Villafuerte habang iniisip niya ang mga paghihirap sa kanyang trabaho. Gayunpaman, ang emosyonal na bahaging ito ay mabilis na sinusundan ng footage ng kanyang mga unboxing package na nakita ng maraming manonood na napaka-unsensitive. Ang estudyanteng nurse ay tumatanggap ng mga batikos dahil sa hindi pagsunod sa expected professional standards para sa isang estudyanteng nurse. Tinawag din siyang e-flatline queen ng mga netizens. Binatikos din ang mga ethical na issues sa mga vlog ni Juliana. Kabilang dito ang pagbibideo ng kanyang mga gawain sa ospital at pagtugon sa mga pasyente. Ikinabahala rin ang netizen sa paggamit ni Juliana sa mga sensitibong pangyayari para sa content. Nadamay na rin tuloy ang kanyang alma mater na University of Perpetual Health, Calambao, Lice. Ngayong Lunes, August 5, humingi na ng paumanhin si Juliana at ang naturang kolehiyo. Ayon sa post ng IHS, pinatanggal na nila ang mga video, nangako rin ang universidad na mas tututukan ang mga ganitong isyo upang di na muli mangyari. Nananawagan naman si Juliana na huwag nang idamay ang universidad at kanyang mga guro. Ayon sa mga ulat, nagsampa na ng reklamo sa Professional Regulation Commission, ILAI, laban kay Villafuerte dahil sa paglabag sa nursing ethics. Ang reklamo ay nagmula sa isang concerned citizen na naniniwalang mali at unethical para kay Villafuerte ang pagbabahagi ng sensitibong impormasyon ng pasyente sa social media. Ngayon. Few hours after this discussion, a patient came to the emergency room with no pulse. All life support measures were done but the patient wasn't revived. The patient's family members came to the ER weeping and that's when it hit me. How life is just so short. So short for us to worry, complain, and to wait for something bigger and better instead of focusing on all the simple blessings that surrounds us every day. So, love the people who treat you right, forgive the ones who don't, and believe that everything happens for a reason. Moments like this one reminds me of how tough this line of work is. Your humility will make even the smallest difference in the lives of your patients, and that is your strength.